Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video naman na ito, SLP versus US Dollar Tether for the long term ang ating i-analyze. At kung bago ka lamang sa aking channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 17 years old na stock and crypto trader. Gumagawa po ako ng mga videos patungkol sa investing and trading, no? At kung gusto mo yung content na ginagawa natin, mag-subscribe ka na dahil may lagi din akong update sa SLP. So, kung gusto mo ng mga SLP content, interested ka, mag-subscribe ka na at sa mga iba pang videos natin, no, kung gusto nyo. Okay? Kung bago lamang din kayo sa mundo ng trading or investing, may ginawa akong group chat for beginners. So, trading group po yun, libre lang. Kung gusto mong sumali, ilapag mo lang dyan sa comment section. Or i-comment mo lang yung inyong Facebook name at i-add kita personally doon sa ating trading group. So, libre lang po yon para talaga makatulong tayo sa mga beginners pa lang. So, gusto kong makareach kasi ng mga tao, lalo na mga Gen Z and Millennials para maging aware sila sa financial literacy. Okay? So, bago tayo tuluyan magsimula guys, magbibigay lang ako ng malaking disclaimer. Ang mga sasabihin ko dito ay financial perspective lamang. Ibig sabihin, magbabase tayo sa yung mga sasabihin natin sa technical analysis, or ibig sabihin yung chart, ano ba yung tinetel ng chart sa atin. And pangalawa, yung fundamental analysis, ano ba yung mga news, may update na ba, may bago na bang improvements and changes sa game, ano ng mga ginagawa sa SLP, so para hindi na siya bumaba. So, ayun lang yung mga pag-uusapan natin at ang bibigay kong insights as a trader lamang and as an investor, no? So, wala tayong pag-uusapan ng mga legal matters dito katulad ng yung mga allegation, mga issues. So, although nakaka-affect to yun, pero sa video na ito, ang mapapakinggan nyo ay purong financial perspective lamang. So, magsimula na tayo. I-analyze natin to ng long term. So, major ito for long term. Okay? Pero, suddenly, dadaanan din natin sa video na ito yung short term. Nagalaw na ito na price prediction natin. So, sa mga sumusubaybay po sa SLP content natin, makikita naman natin, okay, marami din nagko-comment kasi nga, talagang nakikita ng mga tao yung price niya nasa base na, nasa main support, nandun na sa pinakalas, nasa 2 pesos. So, ibig sabihin, di ba, umangat siya ngayon, ano na bang price niya ngayon. So, tignan natin sa ano guys ha, sa Binance ha. So, bago kasi ako nagbablog, tinitingnan ko yung mga price nito. So, ngayon, ang price niya na is, gawin nating landscape guys ha. Okay, so makikita nyo, ayan, umangat siya this day. And kahapon, nagbounce nga talaga dito yung kahapon. Tapos ngayon, sinundan, continuation. Ayan yung sinasabi natin mga boss. Ayan ang price niya ngayon kung nakikita nyo, 3.76 pesos. Ayan, nagbounce talaga siya, umangat ng, okay, ng higit sa 10%, no? Ibig sabihin, from 2 pesos, naging 3.70 something siya ngayon. Ano bang indication nun? Ayan nga, oh. Ang lakas ng volatility ng market ngayon, no? Eto guys, as of this moment na pinipilm ko ito, umaangat siya. 10:48 in the morning ng September 23. So, i-analyze natin to kung saan ba pwedeng pumasok, kung long, pwede pa to for long term. So, tara, analyze na natin yan. Okay? So, kung makikita natin, hanapin muna natin yung range niya. Yung support niya, nasa 2 pesos na nga. Ibig sabihin ng support, pagka nag-touch yung price doon, doon mas maraming bumibili. Pagka mas maraming bumibili sa price area na yon or sa certain price level na yon, okay, umaangat ang presyo. Kaya nga nakikita natin yung nasa baba na siya. Ito sa natin nakuha yung linya na to. So, yung pinakababang linya, ito guys, ayan, yung linya na to. Nakuha natin kasi may nakikita tayong support from the previous price level. O, ayan, o, yung support. So, nandun na nga. And at the same time, ngayon, okay, hindi na siya bumababa sa bandang 2.50. So, hindi na siya bumababa doon. Ang pagbaba niya lang, 2.70, diba? 2.85 kahapon. And ngayon, nasa 3.70 na siya. So, umangat ng piso, guys. So, napakalaking bagay noon. And ngayon, sa mga nagtatanong, good ba to for investing?
So, hanapin muna natin yung range. Yung range niya ngayon, nagre-range siya between sa 2 pesos to 4 pesos. Ayan nga, 2 pesos, 4 pesos. So, 100% din yung pagitan nun. Kung nakabili kayo dito sa baba, okay, may mga bandang baba, pag nabenta nyo ng 4 na piso, ibig sabihin, up kayo ng 100%. So, di ba, nabili nyo na 2 pesos, tas nabenta nyo ng 4 pesos. So, doble na yung puhunan nyo, okay, na in-invest nyo. But, ang titingnan natin dito long term, okay? So, ayan, yung price movement ngayon, pati kahapon, good signal yan na kung saan pwede pa siyang umangat on the higher prices. Ibig sabihin, kung ngayon, nasa 3.70 siya, so, baka bukas masundan ng 4 pesos, 5 pesos, yun kasi muna yung tinitignan natin, ang mahalaga dyan muna. Bago natin mapredicta yung long term, nasasabi angat ng 10 pesos, 20 pesos. So, ano yung ngayon? Ano yung nangyayari ngayon? Diba? Umaangat naman siya unti-unti, diba? So, nakikita natin yung point of view dito ng isang trader, ng isang technical analysis, diba? Technical analyst, okay? So, kung makikita natin dito, good to invest ba siya talaga for long term? Okay. Tandaan nyo guys, ang mga investor, hindi yan tumitingin sa price. Tumitingin yan sa values and vision niya. Okay, kung naniniwala kayo sa mga developers ng Axie Infinity, okay, kung whether gusto nyo man mag-invest sa mismong game sa Axie Infinity or kung gusto nyo mag-invest sa SLP dahil mababa ang price, kailangan, alam nyo muna yung dahilan nyo kung bakit kayo bibili. So, bakit kayo bibili? Hindi... Dapat hindi kayo bibili, hindi dahil dun sa kumita yung kaibigan nyo, nakita nyo sa Facebook na umaangat na ulit yung SLP, nahahype na ulit, ano yung mismong dahilan nyo? Okay? Kailangan kasi ma-determine nyo or ma-justify nyo yung dahilan kasi kung wala kayong values and vision, hindi kayo investor, so parang nanghula lang kayo. Okay? So, unang-una yun, kung anong pinapaniwalaan nyo, kasi kahit ganyan yung price, pero kung alam nyo yung mga developers nito, ginagawan talaga ng paraan yung game and yung reward system nila, which is yung SLP, eh magbo-boom naman yan, di ba? Eventually, pagka naayos nila yung mga issues and allegations, okay? So, unang-una yon. So, pangalawa, na kailangan nating tandaan bago tayo mag-invest sa Axie Infinity and dito sa SLP, kailangan guys, yung may gawin yung company ulit na burning mechanism or may nagsasuggest na nga dyan sa mga comment section na oh sir, pwede baka ganito, pwedeng ganyan. So, makikita natin, nagbe-breakout na siya. Oh, actually, support to. Resistance pala. So, may mga nagko-comment din ng mga solution nila. And okay din naman yon. And makikita natin, unti-unti siya nagbe-breakout as of this moment. Okay? So, pangalawa yun, yung burning mechanism or yung pag-ayos nila sa supply and demand ng SLP. Kasi sila pa din yun naman eh. Kailangan... Sila yung accountable, sila yung mag-manage doon sa when it comes to usapan ng supply and demand sa SLP. Okay, kasi napakalaking factor po ng SLP. Double-edged sword yan, pwede nating ikalugi yung pagbaba, pwede naman nating ika-profit, di ba? Yung pagtaas nitong SLP. Kahit hindi tayo mag-invest sa game, kung marunong kayo mag-trade, marunong kayo mag-invest, sa marunong kayo tumingin ng chart sa SLP, so pwede pa rin kayong kumita, okay? Okay, ayun yung pangalawa bago kayo mag-invest sa SLP or bago nating sabihin na aangat siya. So, unang-una kailangan maayos ng mga developers nito kung ano man yung issue nila. Okay, pangalawa, yung maayos din nila at the same time yung reward system and yung supply and demand ng game. Kasi kapag ka naayos yan, yun nga, may mga nagsasabi, kapag ka pumasok daw yung RON index ba yun, if I'm not mistaken, no, mababago na daw yung takbo ng price ng SLP. So, ayun yung sabi sa comment section. Okay? So, yung pangatlong paraan para tumaas na tong SLP or para masabi natin na angat na siya is, ayan, yung nakikita natin, may continuation and may momentum na magaganap. Ayan kasi makikita nyo ilang percent ang tinaas niyan ngayon kung nakasabay kayo. So ako naman, lagi kong sinasabi talagang, di ba kahapon sinabi ko nga, okay, yung kahapon pa lang, kung mababalikan nyo yung sa video natin, yung sinabi ko, okay, okay, very evident yung sinabi ko guys, na kapag kayong mga traders nakikita niya na unti-unting umaangat.
yung karamihan niya bibili na rin. Kasi nga nasa pasok yan sa trading psychology. Okay, tumaangat na SLP, baka maiwan na akong edi bibili na rin ako. So, ganun yung magiging mindset ng karamihan ng mga traders or mga abangers dito sa SLP, no? Wala silang pakialam kahit downtrend yan na mahabang panahon. Basta ang gusto na lang nila, masakyan yung opportunity na pataas. Kasi yung makikita nyo, ilang percent yan. Ayun yung sinasabi natin na yung trading psychology na titrigger talaga yan. Kapag kaalam nilang, umaangat na unti-unti, edi sasabay na rin sila, baka maiwanan kasi sila ng opportunity, okay? So, mababalikan nyo yung video ko na yun. Hindi siya nagtuloy pa baba kasi andito yung demand eh. Okay, nandito yung zone of demand, nandito yung mga buyers, okay? When it comes sa supply and demand, pag tumatama yung price dito, doon na titrigger yung buying point nila or yung mga demand ng buyers para bumili at para paangatin ulit. So, makikita nyo, up pala ng 20% to, no? So, isama nyo pa yung kahapon. Oo nga, 30%. Yan, mga 30% pataas. So, ikaw, okay, kung investor ka man o trader, karamihan na makikinabang dito mostly talaga or karamihan ng mga nag-profit, hindi ko sinabing lahat ha, mostly it's yung mga traders kasi sila yung mga lumalaro dyan eh. Sila yung mga players at that time, at this moment, okay? Hindi yung mga malalaking investors, hindi yung, siguro kasama na rin yung mga developers dun sa pagsagot nila ng mga kinakaharap nila na issues. Pero yung ganito kasing volume, no, and liquidity, yung masasabi natin ng mga traders talaga yung mga nagbibili yan dyan eh. Okay, kasi kung makikita nyo pag na-trigger talaga yung mga traders na yan, diba dito pa lang sinabi ko na kahapon, pag unti-unting umaangat yan, okay, aangat talaga yan eventually kasi nga tinutulak ng mga traders. Ando na yung willingness na nila ulit bumili. Okay, so ayun kasi yung demand, yung willingness kahit magkano pa yung price nyan. Okay, so yung pangatlo nga is yung sentiment ng mga traders. Ayan, kung makikita natin, unti-unti na siyang umangat. Sana nga, masundan pa ng continuation or mag-continuate pa, mag-momentum. Ibig sabihin ng momentum, di ba, first day, second day, yung third day and fourth day, sana paangat pa rin, di ba? Kahit may retracement, sana, ito kasi ng retracement yung nangyari nung ano eh. Okay? So, daily time frame ito. Ito yung retracement na nangyari kung iba-backtest natin. So, parang ganyan din. Isang araw, umangat. Pangalawang araw, nagtuloy. Pangatlo, namatay na yung momentum. Okay, so ibig sabihin, nawala na yung mga willingness ng buyers na bumili dito. Okay? Ibig sabihin, dito, kumbaga lumabo ulit yung chance na tumaas. Pero at this moment, okay, lalo na yan, napaka-good signal nitong... Hindi ko sinasabi good signal to ba ya? Ito yung sinasabi ko na good signal na pinakita niya. Parang nang sa gayon, maaaring masasabi natin na magkaroon ng continuation and momentum. Ayan, sa mga susunod pang araw. Kasi daily time frame ito, ito kahapon. So, itong candlestick na to, September 22 kahapon. Itong candlestick na to, September 23 ngayon. Ibig sabihin, pataas siya ngayon. And ang maganda pa dito sa pinakita niya ngayon, malaki yung body kesa sa week. Kung ikukumpara natin dito, ito yung mas malakas na candlestick. And bakit ba tayo nakakakuha ng ganyang reaction? Bakit ba tayo nakakita ng ganyang pagtaas? Kasi nga, as I have said, yung mga ibang traders, pag nakita nila, okay, kunwari ako nabibision ko, ito yung support, dito ako bibili. So, malabong hindi makita ng mga traders yun na support din yun, okay? Pumapasok pa rin yun sa trading psychology na kapag nakita nila, nandito nga na nga. Okay, to point out natin, kapag nakita nila na nandyan na yung price, nasa bottom na, nasa baba na, okay, pwedeng maisip din nila na good buying signal din yun. So, kapag naisip ng mga karamihan na traders yun, talagang aangat at aangat yan, makakita tayo ng reaction. So, kung alam nyo lang kung paano bumasa ng market sentiment or ng mga trading psychology, so inaaral din kasi yan, pwede pa rin kayong kumita kasi alam nyo kung saan... pwedeng bumili yung mga tao, alam nyo kung saan sentiment ng mga tao eh. Okay? So, pangalawa yon. And ngayon, para nating masabing aangat sa 7 to 10 pesos muna, kailangan umangat siya ng 4 to 5 pesos. Kasi ngayon, eto, nasa 3 pesos pa lang siya ngayon eh. Okay? And 0.07, $50. Ayan. So, ngayon, kailangan
may momentum pa tayo makita dyan. Although mataas na yung candlestick niya ngayon, marami na din kumita dyan. Okay, ang inaabang natin yung continuation or yung follow up ng bullish candlestick movement. Pero bukas niyan, okay, it's either mag-retrace yan, okay, mag-retrace yan between dito sa 3 pesos to 3.70. And ito yung pwede niya mag-retrace eh. Okay, kung hindi man maganap yung bias natin na pwede siyang tumaas, yan, dyan magre-range. So, yung possible range na dyan eh. Kasi nandyan yung ano niya ngayon, yung range ng price movement. So, kung makikita natin, ang price niya ngayon, yan, nasa 0.745, which is na mga nasa 3.70 pesos. And ngayon, sana nga, okay, sana nga patuloy na tumaas or magkaroon ng momentum. Okay, first day, second day, third day and fourth day. So, sana pataas pa rin. Okay, ma-breakout niya na yung 4 peso price level. Ma-breakout niya na yung 5 peso price level sa tulong niya ng mga traders and investors ulit. So, kumbaga, from the negative emotions and sentiment ng traders, okay, and investors, mababago na yung tingin nila kung makakakita talaga sila ng continuation dyan. Pero, kung makikita pa rin ng nilang pababa, okay, which is, okay, hindi tayo nagsasabi ng kung ano-ano lang dito, kundi may mga patunay tayo. Ayan, ito yung high. Bumuo siya ng lower high and then lower high ulit, tas lower high. Hanggang sa pababa siya na ng pababa. Parang, yun nga, ika nga ni Attorney Libay, waterfalls daw, ano? Or para sa akin naman, parang hagdan. So, it is clearly a downtrend. So, paano natin masasabi na angat na siya? Kapag ka nabali, yung downtrend. Or ibig sabihin kapag ka made major reversal siyang ipapakita. Ibig sabihin niya na major reversal, kapag kayan, umangat na lang umangat pa konti-konti. Ibig sabihin na babalik yung pag-asa ng mga traders, na babalik yung positive vibe ng mga traders dito. Kung anong tingin nila. Dati kasi negative, pero makikita naman natin yan. At guys, tatandaan nyo sa investing man o trading, na sa candlestick and price movement na i-illustrate kung ano yung sentiment ng traders and kung ano yung emotions nila. So, dito kasi kung makikita natin pababa. Okay, bakit pa pababa? Kasi nga walang bumibili. Walang willingness na demand. Okay, walang willingness na mga buyers. Ang ibig sabihin nun, okay, nasa peer zone sila. Bakit peer zone? Siyempre, nakikita nilang pababa. Bakit sila bibili? So, di ba kapag mas konti yung bumibili at mas mataas yung nagbebenta, okay, mas lamang yung nagbebenta, and eventually, bababa talaga yung price. Kaya ayun yung nangyari, ayun yun yung dahilan kung bakit bumagsak ang SLP. Dito pa lang. So, nahulaan na natin yan, yung nag-hype na yung Axie Infinity, madami ng players, and alam naman natin, dumadami yung supply, circulating supply ng SLP, and kapag kaganoon nangyari, hindi na ibabalyo yung SLP. Ibig sabihin, magiging undervalue na siya, okay, sa mata ng mga investors. Pero nga ngayon, as I have said, kailangan mabali yung downtrend na yan. Kailangan mabago yung trend. Ibig sabihin, from downtrend, magkaroon siya ng pagtaas. Yan, reversal. So, yan, yung nakikita nyo. So, umangat-umangat siya paunti-unti. So, ayun yung kailangan para nating masabi na aangat siya na mas mataas pang price level. Kasi, isipin nyo guys ha, may nagtanong, so paano mo nasabing kailangan muna siya umangat ng ganito bago siya umangat ng 20 pesos? Siyempre, paano niya maaabot yung 20 pesos or 15 pesos or let's say 10 pesos kung hindi muna siya angat ng 5 pesos, di ba? So, hindi kasi biglaan yun. Mag-set kayo ng attainable or measurable na ano, na price levels. Hindi agad yung iisipin nyo na, oh, ito, umaangat ng 3, umaangat ng 4, tapos pa-20 na agad to bukas. So, pagka ganun kasi yung mindset natin, no, hindi realistic yon, hindi agad mangyayari yon. Unless na may talagang high, super good news, okay, talagang yung company nagbigay ng mga incentive. So, mangyayari lang yon kapag ka talagang may super, super good news. Ang tawag doon, ceiling price. No, sa stock market, tawag doon ceiling price. Pero kapag ka ganitong nakikita naman natin na ngayon pa nga lang nagpapakita ng, kumbaga, ngayon pa nga lang nagpaparamdam, uunahan na agad natin. So, obserbahan muna natin kung talaga bang tataas siya paunti-unti o babawiin na naman ba katulad nito. Ito.
Ito pattern kasi yan eh. So ito umangat, parang katulad nito. So 'di ba, ito umangat kaso lang namatay yung momentum. And ngayon ang inaabangan natin dito, sana umangat-angat na siya paunti-unti sa 4 peso to, 4 pesos to 5 peso price level. Okay? Kapag ka nangyari 'yon, maaari, okay, maaari ang maaaring tumaas sa 10 pesos above. Okay? So basta may makita tayo momentum muna and changes sa sentiment ng market. Kasi kapag ka ang sentiment ng market talaga dyan is pababa or negative, fear, okay, fear, uncertainty and doubt, no? Yung pud nilang tinatawag, eh kahit anong gusto nating mangyari dyan, kahit sabihin natin, oh, nag-invest na ako, mababa na presyo, baka naman pwede na umangat to, okay? Pero kung ang market sentiment pa rin is takot silang bumili, karamihan hindi pa rin nahangat yun. Pero ngayon nakakakita tayo ng pag-angat kasi nga, okay, maraming willing bumili dito at this particular price area. Ibig sabihin, alam nila, alam mga traders yan. Alam na mga traders kung saan sila bibili. Alam, market timing kasi yon. Pero when it comes to investing, okay, hindi yan yung major na tinitignan natin. Ang major na tinitignan natin, yung value ng company. Kamusta ba yung pamamalakad talaga ng mga developers dito? Ginagawan ba talaga nila ng solusyon? Okay? Ano ba talaga yung pwedeng makapagbigay ng solusyon sa reward system? So kung naniniwala kayo sa developers pa rin nito, kung base sa research nyo, worth it pa rin mag-invest sa Axie Infinity or dito sa mismong SLP, kung gusto nyo mag-trade o mag-invest, nasa sa inyo yon. Depende talaga sa values natin. Maaaring ako sabihin ko na pababa pa rin to, hindi to magandang bilhin. Pero kung ang pagkaka-research nyo, okay, good pa rin mag-invest sa Axie Infinity, okay, this is the future of play to earn games, this is the future of NFTs, di ba? So you can invest kasi nasa due diligence pa rin naman natin yan as an investor. So hindi mo naman kasi papasukin yung isang bagay na hindi mo alam yung risk associated with that particular investment. Katulad na nga lang nitong Axie Infinity. Okay? So yung ang pinapoint out ko lang dito, kahit anong pasukan mo na investment yan, okay? Aralin mo yung pasikot-sikot. Kunwari, mag-invest ka sa Axie Infinity. Magsimula ka muna sa pag-aaral sa SLP or sa mga other cryptocurrencies na maaaring maka-apekto sa pagbawi mo ng ROI. Okay? So, ibig sabihin, aralin mo yung lahat ng tungkol doon. Okay? The environment itself. So, okay, magbibigay din pala tayo ng articles, guys. So, dito kayo pwede mag-research. Bibigyan ko din kayo ng mga articles. So, eto guys. Kung makikita nyo, itong mga news na to, okay, dagdag ko lang yung pang-apat na pwedeng makapagpangat sa price ng SLP is yung mga news and yun, news. Ibig sabihin, kapag may good news, it can be a catalyst to be able to bring the prices up. Ibig sabihin, yung mga good news na yun, halimbawa, yung SLP, nakikita na ng mga tao na umaangat siya and nabalita. Okay, and na-publish siya isang article katulad nito. Halimbawa, yung news na to is positive. So, kapag nakita ng karamihan ng mga traders yan, so, di ba magkakaroon sila ng interest and idadagdag pa rin nila sa watchlist nyo yun. Siyempre, kung interested sila and kung swak sa trading strategy nila. Okay? So, ibig sabihin, ito yung mga articles na to. SLP price prediction, why is Mutlab Potion SLP going down? And may mga, ang kagandahan dito kapag ka nagre-research tayo or tumitingin na news, nakakukuha tayo ng updates which is timely and relevant. So, relevant when it comes to the information and data and prices, di ba? Ng mga particular coins katulad na nga lang nitong SLP. So, ayan pa oh. And may mga price prediction din sila. And eto, ayan, may mga sinasabi din sila dito. Eto, nasa trading, okay, republicworld.com. So, ayan pa, pwede tayo mag-search talaga sa Google kung ano na yung mga data, information, and factual ideas dito about sa SLP. So, pangalawa yon, okay, pang-apat yon yung ating news. So, kapag ibig sabihin may magandang news na inilabas, pwedeng tumaas ang price ng SLP. Okay, so conclusion na lang.
good to invest ba talaga sa SLP? So, mag-review tayo, balikan natin. Okay? Unang-una kapag ka na-handle or may good management talaga mga developers sa mismong game and dun sa reward system. Pangalawa, dun sa supply and demand ng SLP talaga. Kung may burning mechanism ba silang gagawin, kung i-release ba talaga yung mga mapa and yung Ronin Dex daw, diba? So, yung pangatlo, yung sentiment ng mga traders, which is ngayon, good signal ito, not for buying, okay? Good signal ito for observing the reversal. Ibig sabihin na unti-unting nababago. Kung aangat pa yan, diba? Ito, first day, second day, third day, fourth day. Kapag kayan, umangat pa ng ganun, ibig sabihin, unti-unti tayo makakita ng pag-turn ng emotions ng mga traders. Ibig sabihin nga, from negative to positive na sentiment ng mga traders, mag-iiba yung tingin nila. Imbis na peer, okay, opportunity makikita nila. Kasi dalawa lang naman yung pagpababa eh. Whether na sumama ka pababa, na malugi ka, or makabili ka sa mababa, tapos pwede mo mabenta na mataas. So parang ganun lang yun. And talagang walang sure dito sa trading and investing, okay? So, pangatlo and pang-apat, yung news natin. So, kapag ka may good news, possibly na umangat pa siya dyan. Lalo na kapag ka na-hype yung mga traders dyan. Kunwari, may nag-leak na news or may nag-leak na information, tapos na-hype yung mga traders. So, pangit man pakinggan, pero totoo yun. Kasama yun sa trading psychology and takbo ng market. So, kasama na talaga yung news and hype, lalo na dito sa cryptocurrency, no? Kaya kailangan investor ka man o trader ng SLP, kailangan updated ka sa mga happenings and news nitong SLP. So, last na lang guys, conclusion kung good to invest ba talaga. So, for me, para sa akin, okay, good to invest to, okay, kung may makikita tayong changes sa game muna. Kasi yun yung inaabangan natin, hindi tayo mag-i-invest sa isang bagay na wala tayong pinangahawakan, di ba? Or wala tayong pinangahawakan ng isang bagay na kung saan alam natin na mapapabuti yung pera natin doon, yung in-invest. Okay? Ayaw naman natin mag-invest sa malaki ang risk. So, kasi nakikita kasi natin, ngayon, nabukod sa downtrend siya, may kinakaharap pa rin ng mga issues, yung mga developers neto, sila Jihos, di ba? Yung mga every founders, may mga kinakaharap yan, every developers. So, ang kailangan lang doon, may makita tayong sinasagot talaga nila major improvements doon sa game and talagang transparency para din sa mga investors. So, kung naniniwala kayo, naniniwala pa rin kayo sa founder and sa mga developers doon sa game, alam nyo nakikita talaga kayo, alam nyo na desidido kayo. So, go for the game, di ba? Pasukin nyo yung game na yun. Kung alam, kailangan alam nyo yung game muna mismo and itong SLP. Kasi kung hindi, di ba, para lang kayong nagsayang ng pera, lalo na yung mga OFWs natin, na sila yung kadalasan na nai-scam. So, but I don't say na scam to, ha. What I mean is, yung madaling nalulugi, okay? Ibig sabihin, kapag ka OFW ka, tas hindi mo man lang inaral itong Axie Infinity and SLP, so madali kang malulugi kahit sino naman eh. But if you equip yourself sa knowledge, no, na pwedeng makuha dito sa game, pwede ka talaga mag-excel at pwede kang kumita. So, it is matter of beliefs and vision talaga lang as an investor, okay? So, kung naniniwala kayo sa Axie Infinity and sa mga founders, mag-invest kayo sa SLP and sa Axie Infinity. Pero, okay, respetuhan lang yan sa mga nagko-comment din dyan na ayaw nyong mag-invest, hindi na kayo naniniwala kasi nga scam, okay? E di huwag kayong mag-invest kasi dyan nabubuo talaga yung sentiment ng market. Ano ba yung gusto nito? Ano ba yung gusto ng karamihan ng traders? Ano ba yung paniniwala nila? Okay? So, para sa akin ako, personally, hindi ako mag-i-invest dyan hanggat wala pa akong nakikitang unang-una reversal dito sa SLP kasi malaking factors to eh. Kasi ayan yung magde-determine kung magkano ang kikitain ko doon sa game. Okay? At the same time, kung talaga bang magiging stable siya para naman nang sa gayon, alam ko kung saan pupunta yung pera ko. Okay?
So, pangalawa, hindi pa ako mag-iinvest sa Axie Infinity mismo unless na may makita tayong improvement sa game, yung sinasagot talaga nila yung mga allegations, okay? So, ibig sabihin ko lang, binabalance ko lang din yung ideas and critical thinking ko nang sa gayon, masabi ko talaga sa inyo yung whether it is positive or negative information, insights and analysis. Pag sinabi ko, makakapag-open ako ng mind at talaga makakatulong ako. Ano bang realistic na pwedeng galaw nitong SLP for the current and for the future price movements nitong SLP talaga? So, mahalagang pag-aralan natin yan. And kaya nga, ayun yung ano ko lang, yung conclusion. Kung naniniwala kayo, go. Kung hindi kayo niniwala, maghanap kayo ng ibang investment vehicles or maghanap kayo ng ibang coins na i-trade or i-invest. Di ba? So, it is matter of vision and values of an investor lang. Kung ano kayo as an investor, kasi may mga ibang tao na, sige, risk taker. So, may mga ibang tao na, okay, medyo may edad na at kapag ka nalugi, lalo na malaking perang lalagay dito, lalo na pag nalugi yon, mahirapan na silang mabawi yung amount ng money na yon. Kaya, i-evaluate nyo din yung sarili nyo. So, ano ba dapat ba akong pumasok sa Axie Infinity? Kaya ko ba yung risk? Okay, kaya ko bang just in case na malugi yung pera ko, di ba? So, alam ko naman yan na marami talagang umaasa sa Axie Infinity ng mga ating kababayan. So, respetuhan lang yan. And ayaw naming nalulugi kayo. Kaya kung nagkito ginagawa ng mga analysis and insights, sana nga, hindi na siya bumaba. Kasi kapag ka nagkaganon, hindi man kayo malulugi, di ba? Maaapektuhan din yung kinikita nyo, lalo na hindi naman lahat. Manager, di ba? Karamihan yan, mga scholars pa, di ba? So, hatian pa sa kita yan. Ang sa akin lang, okay, pag-aralan nyo din muna yung takbo ng SLP. Okay, kung alam nyo na yung game, or kung may balak kayong pumasok sa Axie Infinity, okay lang naman yun kung gustong-gusto nyo talaga. So, walang pumipigil sa inyo. Respect, okay? So, ang point ko lang, pag-aralan niyo yung SLP nang sa gayon, equip din kayo sa knowledge about cryptocurrencies and yung reward system ng game. Kasi kung hindi natin inaral yan, una pa lang, diba, dapat alam natin yan eh. Okay? Alam natin yung kakantungan ng SLP. So, yun lamang, sana na-catch yung analysis ko dito. Okay, i-balance nyo lang din yung analysis nyo para samoy-samaw makuha nyo talaga yung real, okay, yung real talk na galaw nitong SLP for the future. Okay. So, yun lang. I hope marami kayong natutunan and na-gets yung video na ito, yung point ko. Okay, sinabi ko yung positive, sinabi ko yung negative para hindi tayo maging bias. And panoorin nyo rin yung mga iba pang professional YouTubers about dito sa price forecast nila dito sa SLP. So, yun lang. Last na lang guys, kung may mga comments pa kayo, no, kung may mga tanong, i-comment nyo lang yan. At ang pinakamalaga guys, kayo naman ang tatanungin ko, ano bang insights nyo dito sa SLP? Ano ba yung vision nyo dito sa future prices niya? Ano ba yung pananiniwala nyo? And ang pinakamahalaga, ano ba yung solusyon na nakikita nyo para hindi na siya bumaba or para magawa ng solusyon ng mga developers? Kasi talagang actually guys, lahat na apektuhan and ayaw nga natin yun. Hindi natin intention na malugi, okay? Ang intention natin sa video na ito para i-uplift yung mga hindi knowledgeable or yung mga hindi alam kung bakit nagkakaganto yung SLP and para na rin sana wala nang malugi na mga investor, mga Axie scholars and mga traders. So, respetuhan lang po tayong lahat. Spread the love dyan sa comment section. So, wala po tayong inaaway dyan, no? Huwag din po kayong mag-away sa comment section. Supportahan natin ang bawat isa. So, tayo na nga lang Pilipino. Nagtutulungan. So, huwag na tayo maghilaan pababa. Maraming salamat, guys. Maraming salamat, mga ka-traders. At abangan nyo lang. May soon, may papag-giveaway tayo, no? At yun lang. I-comment nyo na yung Facebook name nyo sa baba para may add ko kayo sa ating trading group chat for beginners. Ang pinaka main advice ko lang guys, sana huwag kayong mag-rely sa mga kaibigan nyo kung papasok ba kayo sa Axie Infinity or sa SLP or not, di ba? Mag-rely kayo sa own research nyo, sa own beliefs nyo, and own vision as an investor. Yun. Dito masusubukan talaga yung pag-iisip natin and pag-decision when it comes to investing and trading.
Thank you so much, guys. See you on my next video analysis. God bless us all.